Tulong scam. Hindi ko ho sinasabi na ang mga BIR officials, pati ho yung mga BIR officials na nabanggit dito sa letter na to ay mga scammers. Pati ho yung mga previous video ko, videos, wala ho akong sinasabihan na scammers ang mga BIR officials. Maaring may mga irregularity silang ginagawa pero hindi ho sila scammers. At lalong-lalo na, hindi scammers ang mga taga-BIR. So, ito po ay na-download ho natin, hindi ho na-download, kung hindi na-provide ho sa atin, na i-share, na hindi ko nga kilala kung sino ang ano nito, sino yung addressin nito. Yung addressin nito, makikita ninyo dito. So, narito po ako, hindi ho para pahirapin o pahirapan yung mga taxpayers. Akampi ho ako ng taxpayer. Gusto ko lang liwanagin po sa inyo. At ang objective ko, ipaliwanag sa inyo ano ang epekto at kabuluhan itong letter na to. At i-provide ho kayo ng mabisa, effective, efficient, mabilis, at saka safe na solution. Safe, ibig sabihin, safe. Ano ba sa Tagalog ang safe? Pakisulat nyo nga sa ilalim kung ano ibig anong sa Tagalog ng safe. Hindi ko na matagalog. Safe, para hindi ho kayo makakasuhan ng tax evasion. Kasi ito, pumapasok ko ito sa tinatawag ng BIR na RPS assessment. Pag na-issuean kayo ng RPS assessment, liliwanagin ko lang sa inyo, ang susunod niyan is warrant of distraint and levy. Susunod, warrant of garnishment. Kung hindi nyo alam ang ibig sabihin ng warrant of distraint and levy o warrant of garnishment, may mga videos ho tayong ginawa. Type nyo lang ho yung mga salitang warrant of garnishment, warrant of distraint and levy, tapos yung pangalan tax specialista, pwede lalabas na yon para maintindihan nyo. Nandito ho ako para tulungan kayo i-analyze kasi matatakotin ho kayong masyado. Madali lang naman ho yung solusyon dito. Napakadali. Napakadali. Pag-aralan natin. Okay? Ayan, pumipiyok ako. Pag-aralan natin. No? Sabi dito, nagsulat ka. Ang problema, mali yung sulat mo. Kasi kung tama yung sulat mo, hindi ka makakatanggap ng second notice. Yan ang tandaan nyo. Pag nakatanggap kayo ng second notice, ibig sabihin yung sulat nyo, hindi safe, hindi efficient, hindi effective. Okay. So, ito yung ituturo ko. Ang sabi, meron kang ipinailed na third quarter sa 2021. Anong gagawin mo? Edi kunin mo, i-check mo kung tama na meron kang ang i-final. Sumunod, ikaw ba nag-file? Tanungin mo sarili mo. Punyeta. Ay, sorry. Tapos, ang laman daw nung i-final mo ay mayroon tax due na 2,131,792. Napakalaking halaga kung mahirap kang taxpayer. 2 million is 2 million. Saan mo kukunin yung 2 million? May solusyon ho tayo dyan. Napakabilis ng solusyon dyan. Okay? Kaya lang hindi ko pwedeng i-devolve sa inyo because hanap buhay ko yun eh. Pinaghirapan ko yun eh. Diba? Kailangan din akong magkaroon ng konting kita para i-finance ko naman yung family expenses ko, living expenses ko, yung personal expenses ko. Kailangan ko yung i-finance. So, ang sinasabi ko dito, may solusyon to. Isang araw lang ito, tapos ni. Okay? So, kung meron ho kayong ganito, meron akong template para dito. At meron yung template na gagawin ko. Gagawin ko kasi wala pa naman kasing nagbumibili. Ang template na to is 10,000 pesos lang. Plus appropriate taxes. Ayan o. At itong ano ko is valid lang yung offer ko hanggang March 31, 2023. O yan lang, sinasabi ko na sa'yo. Kaya lang ito ASAP na.
hindi sagot dito makipag-usap sa BIR, hindi. Kasi, bakit ka makikipag-usap sa taong nagbibigay sa iyo ng problem? Halimbawa, meron kang virus ngayon. Kakausapin mo ba yung virus? Sasabihin mo yung virus. Virus! Umalis ka dito! Hindi kita kailangan! Ganun ba yon? Di ba dapat, pag may virus ka, iinom ka ng vitamins. Di ba? Para palakasin yung resistensya mo. Maring hindi gamot yon, prevention. Para lumala, hindi lumala yung sakit mong virus. Or, kumuha ka ng cure. O uminom ka ng antibiotic. Di ba? Para mawala yung virus. Pero kung kakausapin mo yung virus, makikiusap ka para umalis sa sayo, eh hindi yan aalis sa iyo. 'Di ba? So, yung pakikipag-usap doon sa nagbigay sa iyo ng problem, eh questionable attitude 'yan eh. At saka attitude 'yan ng mga sinasabi nila nung araw sa Egypt, mga alipin. 'Di ba? Hindi ka naman alipin eh. 'Di ba? Bakit ka magpapaalipin kung hindi ka alipin? Eh choice mo 'yun, willing victim ka na. So, ang sinasabi lang dito ng BIR, maganda naman yung pagkakasala. Nag-generate sila ng kanilang dokumento sa kanilang system. Yun ang sabi. Tapos, nag-provide ka ng information na yung system nila, kinukonfirm mo na tama. Kasi yung BIR user 000 at Gmail, lumalabas, ikaw may-ari. Diba? Ikaw may-ari. Ikaw nabigay ng ano eh, ng dokumento eh. Pero, sino ba yung bir.user00 at gmail? Kasi questionable na kagad yung email address eh. Sinong taong matinong tao, dissenting tao ang gagamit ng bir.user00? Diba? Ginamit mo yung BIR as email address. Diba? Eh, hindi tama yan. So, ang kinakaso sa iyo dito is with unpaid tax return. Dalawa yun eh. Unpaid tax return. So, yung solusyon nandoon na. Okay? Nandoon na yung solusyon. Letter lang ang katapat, sir. Letter lang. Huwag mong paabutin yan sa LOA, ma'am. Huwag mong paabutin sa Warrant of Distraint and Levy. Meron ka pang oras. Ginawa ko tong video para doon sa mga nalilito, definitely, hinihingan ka dyan ng lagay kung sakasakali man, di ba? Yung masasama sa loob, maaring hindi mga BIR official, maraming fixer eh, pinapupunta ka eh, una mong makuha, fixer, hingan ka ng lagay ng fixer, di ba? Ang daming fixer sa loob niyan, hingan ka ng lagay. Hindi ko sinasabi, again, na ang scammer ay yung BIR o yung pumirma ng letter na to. O yung mga taong inutusan ng pumirma ng letter na to, hindi ko yan sinasabi. Ang sinasabi ko, mag-ingat ka, baka ma-scam ka. Kasi na-scam ka na eh. Na mere pack na meron kang ganito, na-scam ka na yan eh. Hindi ko lang alam kung sino nag-scam sa'yo. So kung kailangan ninyo ng template, eh alam nyo, binibenta ko yan. Hanapin nyo lang ho si Rosel. Okay, ayan ho yung number ni Rosel. Eh, bibenta ko ho sa inyo base dun sa amount na sinabi ko. So, ang susunod ho nating video ay tungkol ho sa letter notice. Okay? Yung tinatawag nila ngayong bagong pangalan ng letter notice ay discrepancy notice. O, baka mabiktima din ho kayo. Manood ho kayo ng video. At, lagi ko sinasabi, ang objective ko ho is mapasaya kayo, maging masaya buhay nyo sa pamamagitan ng pagko-comply natin sa mga BIR, rules and regulations, at saka sa batas natin. Ang epekto nito, ma'am, itong letter mong to, na kung ikaw man nakatanggap nito, kung sino ka man, okay? Ang epekto niyan, ma'am, inaano ko lang to, sinasummarize ko lang, makakatanggap ka na ng Warrant of Distraint and Levy under RPS assessment at saka Warrant of Garnishment. Kapag hindi mo binayaran yan, pag natanggap mo na yon, nasusunod sa iyo tax evasion case. Ma'am, wag mo nang paabutin. May solusyon. Within 24 hours, tapos na ho yung problem nyo. Kung hindi pa natatapos ng mga consultants ninyo yung problem nyo hanggang ngayon, kasi February 9 ho yung date nito. Ayan, oh, February 9. Diba? February 9 eh, oh.
2023. Kung hindi pa yung natatapos ngayon, eh magpalit na ho kayo ng mas maiging consultant. Huwag ho ninyo akong kunin. Kumuha kayo ng iba. Baka mas marami hong magaling dyan sa inyong lugar. San ba to? Sa Iriga City. Iriga ba to? Hindi ko mabasa. Oh, basta dyan. ano ba to? RDO? Ano ba to? Oh, hindi ko mabasa kung saan yan. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, abangan ho natin yung susunod nating video at sana wag po kayong mas-scam. Okay, napakadami ng scammer sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Eh, yung mga nasa Ukraine, na-scam din ng Ukraine. So peace and happiness be with you for life. See you later.